Hindi kami nag-hire ng tao na sobrang galing. Hindi natin kailangan ng empleyado, kailangan natin ka-teammate. Paulit-ulit yan, sinasabi ko, para na nga akong gagawin, we work here as a team. Kaya nga tayo warrior eh. Di ba? Kaya nga tayo warrior. Ang gusto namin is may angat yung mga buhay ng mga mekaniko. Yun yung advocacy na gusto namin ipalabas sa mga tao. Ginagawa niyo rito? Applying for OJT ko. OJT? Saan school ka mag-aari? Technological University of the Philippines. Bakit napili mo MG para mag-OJT? Nakikita ko po kasi through social media po na napakaganda po ng master garage po in terms sa automotive. May basic knowledge na po kami about automotive theories po, components and etc. Pero laking po kami sa mga... Ano etc.? About automotive po. Pero laking po kami sa hands-on po. Sino yan? Pumakapi. Hello ka lang. Enjoy lang kayo mga pare ha. Kape, gusto nyo kape? Magsimulan nyo na. Oh, dito ka sir. Ito taga mas ko. Siya taga yung hapo. Tingnan mo. Lumulood niya sa akin. Sir, sorry yung kape. Kape malami sir. Ano for OJT ka rin? Yes. Oh, ito mo experience sa amin. Sobra yan, sobra yan. Ito, bumuha mo ito. Gusto na medyo may experience. Pag-US na lang natin, mo ANT. Pero driver siya lahat. AB, Borja, F, double check lang natin yung meron na dito. PJ, yun o, halip ka pala eh. Patay yung mahal niya ka. Alay mo, mahal niya ng mahal. Yes, na, para sa akin eh. Ha? Tapos sa meeting. Ano ba? Oo, tama, Friday niya. Friday. Hindi ba brake fluid na laman yan? Ano yan? Ano ba laman yan? Ito yung anong consultant eh, mga pap. Kamusta naman yung mga bata mo rito? Okay naman. Dapat masyadong binabantayan kasi, alam mo na, busy. Talaga tinututuan ko yun, lalo na yung mga mahirap ko. Kaya palagi ako nag-update. Ano ba nangyari dito? Bakit hinarang umikot makina? Humaba yung brake pads na sa ano, likod eh. Dumawag yung tornillo. Kaya minsan, sabi ko nga sa may-ari na ito, bago niya paggawa ito, kailangan dahil pag-isipan niyang mabuti. Kasi once na ano, baka yung turbo niya mag-overheat. Eh minsan kadalasan kaya nag-overheat yung mga turbo yung mga ano. Kasi minsan nalalagyan ng oil yung ano, yung alternator niya. Ah, ganun. Yan ang ano namin dito. Baka raw kaya raw ito ko, ano, hindi na maikot yung makina, baka raw lumapad yung brake pads. Kaya mga anak, yung consultant ko rito eh. Graduate ng ano, Pops, ng Law School of St. Andrew's Field. Mababang paaralan ng San Andres Bukidwahid. Tsaka ang kinuha nun, ano, Pops, advanced astronaut. Kaya ganyan katalino yan si Kulangot. Okay, lights, camera, action. Ayan po, may tayo sa Master Garage. Shoutout nga pala sa mga sponsor, Metax, USB. Yo! Tsaka Dynamics. Ay, ito, tali ng control. Tali ng control. Tali ng pagigaro yata yung idol eh. Bata mo, ang gagalaw-gaw pa rin gumalaw. Nagkasabihan namin ito sa umaga. Ang gagalaw-gaw pa rin yung nangikita ko dyan. Sir, na-less na nga yan eh. Na-less na nga, konti. Nakita ko naman, may difference naman. Na. Kasi alam nandito ako. Hindi kahit na anong na-less na yan. Bawasan na. Tuloy pa rin natin kasi yun talaga yung nakikita ko bakit yung iba medyo nag-aalangan dito. Dahil nga akala nila mga bata. Hindi nila alam ang gagaling. Kaya lang, nawawala yung ganong tingin dahil nga, ang harot. O, yun, tinan mo, walang mga ginawa ko. Magkulitan, magkukumpul-kumpul. Na-lesson mo yan, sir? Ano? Magkakao mo?
Yung transmission, di ba po ako? Ikaw, sabi ko, ikaw ang magpatupad ng ingay dito. Ikaw pa rin nangunguna sa maingay. Wow, tahimik lang ako dito eh. Tahimik, maniwala ako sa'yo nga eh. Hindi ako isisilo dito, sir. Tahimik na ako. Totoo? Ay! Kakain na! Kahit kailan. Hingi ako ng pabor. Pagdating ng Palawan team, nang kumpleto na, kung ano yung lakas natin dito, kailangan ma-provide natin sa Palawan yun. Yung commitment, kailangan natin talaga yan. Mark, July, Rai, Chi, yung mga seniors ha. Kasi yung meeting naman, it's more on sa pagpasok ng Palawan. Nire-remind ko lang, kasi by next week, mga pautay-utay, by next week, darating na sila pa isa-isa. Yung kinaganda naman yan, pag may mga times na kailangan nating anuin, tawag dito, ba't may mga babae sa labas? Ano yun? Sino? Seryoso ba yan? Hindi nga, kung seryoso siya, hindi punta rito. Nakakilala ko si Raylene dun sa tropa ko din na babae, yung lagi kong kasama, si Angie, business partner pala niya. Tapos nang hindi ko alam na nag-aaral pala na ang automotive. Then one time, gusto niya na pala akong lapitan na gusto niya mag-mekaniko. Tapos nung nasa kantin kami, gabi, sabi niya sa akin, pwede ba raw akong mag-OJT dyan? Ang sabi ko naman, sir, eh, babae ka, kaya mo ba? Sabi niya, kaya niya naman daw. Sabi niya naman na gusto niyang mag-mekaniko talaga. Gusto mo mag-mekaniko? Kailangan ko pa ng OJT. Bakit for? Sa ano po, nag-take ako ng test na. Test na lang? Ano po? Sa automotive. Nagtalaga? I mean, gusto mo talaga mag... Kami mag-assessment, kailangan namin OJT. Oo nga, pero automotive talaga yung kinuha mo? So gusto mo mag-mekaniko? O kinuha mo lang for some reason? So gusto mo maging mekaniko? Ilan taong ka na? 24. Seryoso ka? Kasi kung gusto mo talaga, bago OJT-in kita. Sa part ko po kasi ano eh, parang... Nag-aaral kasi ako, nag-working student na ako, so ang dami ko nang na-experience na. Hindi naman marami, so sa experience ko, yung una kong job kasi talaga, nagpa-freelancer ako, nag-artista, ganun. Extra, ganun. Simula po nung nakakawak ako ng kamakina, parang doon na parang, oh, parang iba na po yung pakaramdam ko. Ay, parang gusto ko to. Gaano, I mean, nakita mo yung tsura nito? Tumayo ka, son. Ikaw! Nakita mo? Nung dumating yan dito, ganito ka puti yan. Ano na akong kasama mo dito? Panay Barako ang kasama mo. Mga classmate ko rin po din sa ano. Okay. If ever natanggapin kita mag-OJT sa Langing Rules, wala kang kakausapin sa mga ta-hype na to. Hindi, joke lang. Dalaga pa? Dalaga ka pa? Binalang, tinatanong akong ingay nyo eh. Dalaga pa. Ako, kaya may boyfriend ako. Ma'am, ano lang ah. In case lang na talagang seryoso ka, sige, kahit Monday mag-start ka ng OJT. Pero, if ever na makita ko na talagang hindi ka naman serious, i-cut natin yung OJT mo. Sure ka? Talaga. Sige, ma'am, I'll talk to you later, ha? Anong pangalan mo? Relin Lian. Darlene? Relin. Ano? Relin. Apo, R-E-L-Y-N. Ilan taong ka na? 24. So ano yan? Naisipan mo mag-automotive o? Ano po kasi yung lolo ko, nung pag kinikwento ng mama ko, meron silang ano, nagtatrabaho sa talyer. Okay. Tapos yung tito ko, magaling sila yung magpipaint ng mga sasakyan. Okay. Tapos nung nag-graduate na po ako ng college, eh dun sa lugar ng lola ko, meron... Taga-san ka pala, sorry. Ano po, sa dito po sa Cavite. At taga-rito ka talaga? Apo. Kakalipat lang po, last year. Originally taga saan? Palipat-lipat kasi kami ng ano. Anong tawag dyan? NPA. Opo, NPA kasi. Permanent address. Alam mo kung gaano kahirap yung trabaho? Yes po.
I mean, hindi siya biro ah. Ito walang discrimination dahil babae ka. First time ko lang din kasi mag-interview o nag-apply dito sa amin na babae. Napaka-unusual nun eh. Nung sinabi nga sa akin ni Jeremy kanina, hindi ako naniniwala. Nag-uusap pa nga si Chance, hindi ako naniniwala dun sa about dun sa pag-a-apply mo. How serious you are na gusto mong mag-OJT? 100% po. I mean, sasalampa ka dyan, higa ka sa ano? Yes po. Sure ka doon? Sure na sure po. I'll be honest ha. Doubt talaga ako kasi baka hindi mo kayanin yung trabaho. Again, sorry, hindi walang discrimination. Although may mga mekaniko naman babae talaga eh. Marami naman akong nakita na sa TV. Pero sa personal, wala pa ako nakita talaga. Eh, pinag-uusapan niya namin ni Nildirect. So, alam to ng boyfriend mo, ng parents mo? Yes po, alam po. Actually, okay ako dun sa ano na mag-OJT babae. I'm hoping na kayanin mo. I mean, sorry again, hindi ako, medyo doubt lang ako. Kasi mahirap talaga. Nung sa OJT din po, ganun po yung sir ko, lagi akong tinatanong. So, financing. Matatapos mo ba, parang lagi po akong tinatanong. Graduate ka ng financing? Apo. Financing is more on... Sa business din po. Oo. Sa business, okay. Edi, gawin na lang kaya natin, sibaki na natin si Richard. Isal na lang dito. Hindi ka naisip namin doon na sabi namin, tapos si Richard. Maglalagay ako ng rules dito, bagong rule. Bawal kang lapitan ng mga... Yung magti-training sa'yo. Sasama sa house rule yun sila. Yes, ako, sasama. Anyways, medyo unusual ako makipag-usap ngayon kasi walang mura, napansin nyo, no? Usually, bumura talaga ako eh. Walang mura ako, so kung medyo ano ka, sensitive. Hindi naman po. Oh, kasi talaga hindi ako namin, wala akong pinipili. Wala akong pinipili talaga dito, talagang pag mali. Ah. Again, after ng OJT mo, after the 300 hours, matapos natin siya. Gusto ko po mag-work. Saan? Sa ano talaga, sa field. Talagang gusto mong mag-mekaniko? Yes po. Kasi ito ah, dito super strict ko when comes sa... Strict talaga ako, kahit sa babae pa. Pag trabaho, trabaho. Yung part nung mabigat yung trabaho dito, yeah, will be ano naman, siyempre in consideration na babae ka, andun naman yun. Hindi naman namin sasalampa ka dyan ng parang, ano talaga. Ang gusto ko lang masigurado, kasi lahat na tinatanggap namin dito, yung gusto talagang mag-mekaniko by heart. Hindi yung dahil, baka yung iba nakikiano lang, alam mo yun, nakikisaw-saw lang dun sa nangyayari. Hindi ko po alam nga yung ano yung pangalan ng so, ano. Hindi mo kami kilala talaga? Okay, good. Oh, so hopefully, sige. May request ako, isa lang. Ano po? Pwede makita yung... Sige po. Yan na! Tatay tayo dito. Buta, may tsura pa pala to. Palagi. Enjoy. Tama nga pa rin yun, February. Nawaan mo yun. Hey, good morning, sir tayo. Hey, kay Michael ka naman. Mission Patrol. Hood. Pardon, nakakita ka mo rin. Liyo, pakilala ka. Relin. Relin. R-E-L-Y-N. Relin. Pala. Ayan. Hirap bang gusto na. Lin na lang, Lin. Apo, Lin na lang po. Si Lin. Also known as Lin. OJT siya. Mag-OJT siya dito as mechanic. So, we expect na magbigay kayo ng respeto kasi babae ito. Unusual para sa atin yung makasalamuha ng kapwa mekaniko na babae dito sa shop or sa field. So, yun lang. Bigay respeto lang. Tapos yung rules na sinabi ni Sir J, ang manligaw. Todas. Okay. Mauna na sa Palawan. Mauna na sa Palawan, tsaka sa Davao. Okay tayo doon. Wala kayong violent reaction. Wala. Pakilala ka na. Magandang umaga po. Ako po si Relin Liano. Tawagin na lang po akong Lin. Tapos, taga ano po? Taga General Trias. Gentry. Saan ka nag, nag-take ng automotive course? Nag-take ako ng automotive sa Montalban. Dito, lahat naman ng matututunan mo, i-absorb mo lang. Lahat ng bago dito, mag-i-start talaga sa simula.
lahat ng pumasok na mechanics o mekaniko dito, mataas man yung posisyon nila sa kabila, nababak to zero pagdating dito sa master garage. Yan yung rules dito. Kaya, pwede bang mag-brake cleaning to? Observe ka siguro muna, tapos dito siguro sa likod. Baka kung ano may tutulong mo dyan, siguro dyan ka muna. Tapos ikot na lang din pagkatapos. Observe lang muna. Concerns? Oo, concerns. May nakarating sa akin na report nung Sabado ng gabi. Ngayon, hindi natin tinetolerate yung mga ganong bagay, ha. Nandito tayo para magtrabaho. Nandito tayo para magtrabaho para sa pamilya natin, hindi yung mangbuli. Ayaw namin yung ganon. Tama so, lang yung asaran, pero huwag naman yung sobra-sobra na to the point na makakasakit na kayo ng ibang tao. Yun lang naman, bawasan yung pagiging marot sa harap ng customer. Kasi baka isipin ng customer, naglalaro na lang tayo eh. Nagsumbong siya sa akin. Hindi lang sa akin, pati kay Jay. Sabi ni Jay, kung sakit lang ka. Yung printer host, saka ano, i-deliver na lang ang ipay basket. Ha? I-deliver na lang. Yata, tatanungin kita. Ano ba? Hindi, saka printer host. May ayaw ka ba sa kanya? Nung bago-bago pa lang ako dito, mga ilang araw, masama na tingin niya sa akin. Nabaliwala ako siya. Wala naman akong pakialam sa kanya nun kasi ano eh, hanggat di niya po ako pinapakialaman. Hanggang sa kahit mag-CR kami, nakatitig siya sa akin ng gusto. Tapos pinag-titer pa niya, hindi ko lang siya pinapansin. Hanggang sa nung nakaraan niya sir, nung nagsama kami ni Jeremy, yung nag-inom kami sa bahay nila, pinabukasan nun, ayun na. Doon niya na ako niloloko na ano, na nagda-drugs daw po. Wala akong alam dun sir eh, pero ang alam ko lang, yun nga po, na nung sumama sa akin si Vincent, yun na yung naging ano, naging kwentuhan na yun nga po, na asaran. Tapos hanggang sa harap ng customer, sinasabi niya, ano, nagda-drugs ka na naman, ano, magda-drugs ka ulit, titira ka na naman. Pinayas ang customer? Kasama, ano ba yung patawag mo? Kasama, gusto ko namin dalawa, saan ko siya binayas? Patawag mo nga si Vincent. Tapos sinabi daw doon na binatukan daw sa likod? Walang sinasabi sa mo. Vincent! Yan ang iwasan natin dito, Vincent, kasi tao mo yun sila. Hindi, binatukan daw eh. Binatukan daw ni Brian. Papatawag mo sila si Brian. Brian, eh kasi ang sumbong niya dito hindi sa amin, alam mo naman tayo dito palaging nagbibiroan. Eh ang problema yung dating siguro sa kanya, binubuli siya rito. So yun ang mga iniiwasan natin. San si Brian? Ano yan? Ginagabi mo yata ako eh. Diyos ko nakauwi ng gabi na po. Kapag naglalaro ka, mamayaya naman po ako sabi ko po. Eh, pinapagawa pa sa'yo. Mamaya na. Tutulong muna ako. Tapos nung dinrain ko na, sumaling lang eh. Ano oh. Sabi? At di nila ako tumulong. Tapos sabi ko sir, bago ko umalis, di ba po? Ano? Okay na. Okay, kami na. Eh kasi, sumala yung ano mo eh. Nag-drain ka, hindi mo sinintro eh. Nakasandra naman po ng una yun, tinuro po ng mga tingin lang eh. Hindi na po, ano? Tulad po ng mga sabi-sabigod. Ay, sa mga kapatura tayo. Oh, abat nagmamadali ka? Uuwi po sana ako. Oh, ay, ba't di ka umuwi? Inayaya lang po, magsumbol eh. Pag inuutosan ka? Yours, nandito tayo para mag-usap ha, hindi para mag-away ha. Bray,
may reklamo din sa'yo. Binatokan mo daw siya. Ito nung si Kajalay, sir. Hindi, nung nakaraan linggo daw, binatokan mo ba? Son? Nakaraang araw yun, tol. Son? Oh, son. Sa likod, nagpapatulong ka sa akin. Kaya pa ba? Masama para naman. Sa mga templo mo? Di okay lang naman, basta sabi ko i-out mo na si Brian dun sa bilang bukas. Hindi ko na yun ano, niyakaban na lang eh. Sentra? Ano ba ano yun, ginagawa namin sa ligod? Sakit ng ulo ko, hindi nga ako makagalaw nun sa atin. Hindi pa yun, yung tinulungan kita. Oo, saan nga? Nung ayaw ko anong unit yung ginagawa natin yun. Kailan ba yun? May CCTV doon ah. Eh, tumulong ka pa lang sa akin, unit ng Sentra. Doon ka pa lang sa akin tumulong sa Sentra. May BRMS yun. Ito lang yun. Hindi pa yung Biyernes, yung beso natapos natin yung Biyernes. Paanong batok bang ginawa sa'yo? Yung ano na sir, normal lang naman. Eh baka nagbibiro lang naman. Gawin mo sa akin, para ano. Pero baka biro lang naman eh, na ano mo lang. Wala yung pagtanggap. Pero niya ako na yun sir. Kaya hindi ko na lang di ba po sinabi, niya ako na lang din po. Pero ngayon ko sir yung ano eh, yung nagmumukha akong tanga doon sa customer. Naririnig ng customer, nagmumukha akong addictus eh. Sir, handa naman ako mag-drugs dito sir, kahit araw-araw eh. Pero yun sa ano sir, paninirang puro yun, kaya ko pumasan mo sir. Yun ang labag sa kalooban ko sir. Ibig sa ano naman kasi, binibiro ko lang siya sa gano'n. Sige, mangingi din ako ng pasensya sa'yo. Pero yung ano ko lang naman, yun ang pinainan ko. Yung utusan ka, lalo na 2JT ka. Hindi ko dapat ginagawa yun. Maligo din ako po yun, sir. Eh, ganto na lang Lai, kasi Lai, kung gusto lang naman nila ng pahinga na, hindi naman natin sila makipili. Pag may mga ganong So, gano'n na lang. Kasi iniwasan natin dito yung magkagulo-gulo. Yan talaga ang ayaw natin dito. So, Brian, huwag ka mong babato ka. Sige na, gano'n lang. Okay na. Ano po bang babagawa dyan, sir? Paano sinabi? Ano po bang babagawa dyan, sir? Papatulan ko lang. Tapos, hindihan mo lahat ng iyo. Ko na rin kung bakit parang sa kalyong bakit ngayon lang po kayo? Ang bangit, ang dami. Boss, sinabi kasi 24. I mean, bakit ngayon lang po?